Ganito nagsimula ang lahat. Ganito namin i-announce yung winner natin dito sa 24 bars challenge. So ngayon, pipiliin na namin kung sino yung top 5. And ang hirap talagang mamili kasi ang daming magagaling, di ba? Sobrang daming magagaling. At saka ang dami rin yung nagpadala. 19 silang lahat. Super talented. Kaya napag-desisyon na namin na yung lima na yon, lahat sila makakatanggap ng prize. Itong prize namin na to is talagang manggagaling talaga sa amin ito. And dati ang budget lang namin is parang kano lang. Meron tayong first, second, saka third, ano? Tapos, kasi 5,000 talaga yung ano namin, yung una namin. So naisip namin, kung 2,000 yung winner, eh gawin kaya namin 2,000 na lang lahat yung lima na yun. Yun, o. Pumayag naman si boss, kaya... So yung lima na yun, makakatanggap ng 2,000 pesos para lahat kayo, winner. Ayun, dun sa mga hindi nanalo, meron pa tayong mga susunod ulit na mga ano dito, na contest dito sa channel na to. Tuloy nyo lang. Tsaka yun guys, maliit lang yung papremyo natin ngayon, pero susubukan natin palakihin yan sa mga susunod. Sana may mag-sponsor na sa atin. And ito kasi, wala pang nag-sponsor sa atin, kaya kung ano yung kaya namin ilabas, yun munang ano, ibibigay natin. Pero dinagdagan naman ni boss, so maya-maya i-announce na natin yung 5 na yon. Pero papakita muna namin sa inyo kung sino yung 5 na yon. Ay tama ba? Tama, ipapakita na natin sa inyo kung sino yung 5 na yon. So, mga konting clips lang ng mga entries nila na ipapakita natin. Pero basahin muna natin. Oo nga, meron pala tayong mga ano, may mga tawag dito, may mga nag-vote. Maraming mga votes eh. Meron dito galing kay Josie Polo. I voted for number 18 because he is great and good. Ang galing. Ipagpatuloy mo yan, siguro yon. Wonderful. Oh, si number 18 yon. Sino si number 18 daw? Oo. Si number 18. Sino pa ba? Isa pa, galing kay G. Eruela. Number 19, malakas, ganda, sarap pakinggan. Kung ganyan lang sana, di yung halos wala ka na maintindihan, kakasigaw. Si number 19 yun, oo. Entry number 1, Antidote, a song for COVID-19 fighters. Ang premyo po ay gagamitin sa mga bumbero na volunteer, walang hazard pay at di kasali sa 6,500 mula sa gobyerno. Tulungan niyo po ako, ipanalo natin ang laban sa COVID-19. Sana matulungan natin sila, no? Ano pa bang pwede nating magawa para sa kanila? Sana makaisip pa tayo, sana may mga tumulong din. So, sabi naman nito, ay meron top 3 si Josie Obando. 7, 9 at saka 19. Bars and delivery, okay daw 'yun. Tapos si Harvey Cristobal, number 11. So lit, sabi niya. Sino to? Si Glenn Mark Granil. So, ang ano niya, ang vinote niya is si entry number 9 saka si 13. Ito pinakamalakas na bara. Ano yung bara? Bara, parang bar. Explain mo, ano yung bara? Hayaan mo na. Ano? Bara, kasi yung bars, yun yung bara. Bakit na yung malakas? Parang ano lang, siguro, naging expression na lang niya na malakas na bara. Yung bigat siguro, parang ganun. Okay. No? Tapos may top 5, sabi ni Carissa. Entry number 8, 9, 11, 13, 15. Tignan ko nga kung nasa top 8 ko yung lahat ng sinabi niya na yun. Sir Lodi, sabi ni Japito TV. Guys, sana po magustuhan nyo entry ko na Pangasinan by Japito. Salamat po. Uy. May entry din oo, siya. Oo, may entry pala si Japito. So, yun, dami. Madaming mga ano, maraming mga comments. So, tignan nyo na lang guys, maraming nag-vote. Yan. So, ngayon, top 5. So, announce natin top 5. Okay, ready na tayo? Marami talaga magagaling. Meron yung ang ganda ng message niya. Medyo nagkulang lang ako doon sa delivery. Meron naman ang galing mag-deliver talaga, pero yung mensahe, doon naman yung kulang. So binabalance natin ngayon. So dapat pareho 'yon na may ipakita natin kasi sa delivery kasi doon rin makikita yung paano siya naging creative. Doon sa ano, sa bawat salita. So ito na yung lamang na napili namin. So, ito yung una.
Lain mo may makakaisip na gantong patimpalak 24 na bara na ganit bit dito wera pwede mong kala maglapat ng ganitong klaseng bagsak basta sigurado ka lagi padalakan nalagay mo nasang cup hindi dahil sa gamit o pera kaya ako napasalin na parito ako para lang sa inyo ipamahagi ang mga simpleng detalye na sa isip ko sumagi na ang rap pati ang rap magkasama lang sa biyahe wala na akong pake kung aking rap ay di magustuhan ang aking lang naman eh gusto kong makipagtulungan paraanin ng bawat isa tayo huwag nang magtulog na una ka man o nahuli lagi dapat tandaan na ikaw tsaka ako isa lang ang pinaglalaban pagyabungin ang kulturang ating pinagkaingatan kung hindi ka man sangayon sa sulat ko pinaghirapan ng kalabanin ako ang tradisyon na dapat pag-isipan di ako nagyayabang ito ay aking nililinaw naging parte ako upang ang tubig ay luminaw naging dahilan kung bakit ang rap sa norte ay kumalat hindi man sikat na para sigla ngunit ako'y nagsika na ipaabot ang mensaheng ito sa tulad kong Makata maging basihan ng nakaraan at huwag ka lang magsawa isipin mo lang lahat ng ito ay kaya at posible sarili mo lang kakampi mo ito aking mensahe bakit isa sinabi ang galing niya mag-deliver ng mga words Mm-mm. tapos parang, malinaw oo. Malinaw pagdating doon sa mensahe akala ko ano lang eh yung parang mensahe niya nung una parang mababaw yung dating pero malalim pala yung ano niya na parang ano niya doon unity yung mensahe niya doon. So, hindi man niya sinabi yun ng derechahan, pero yun talaga yung ano yun. Parang self-expression. Self-expression na parang ang rock at saka ang rap po pwede pala magsama. Mm. So, parang ngayon, yun ang nangyayari sa atin ngayon na hindi tayo po, hindi natin kailangan na magkahiwa-hiwalay. Kahit sino pa yan, mahirap, mayaman, ganun po pwede magsama. So, na si 19 naman. Malalaman mo talaga kapag inggit ang tao kahit may tamang nagawa dami pa rin reklamo mga utak na lang kawala pa rin pinagbago gusto lagi ay lamang siya hindi pwedeng malihabot itaya mo man lahat kahit isama pati pato di basta matatanggap ang wala pa kang masigabo walang silbi ang paliwanag sa mga utak na sarado walang bilang pero kala mo pag umasta ay amo kapag kaharap mo siya magbait ang trato kapag nakatalikod na ang ugali magbabago halos sa makinyan ng uumo pagkata o di masaya pag nakikita niyang ikay na nanalo na iinis kapag ikay nagpakita ng bago sa likod ng peke niyang ngiti ang inggit nakatagong mga balak niyang maitim palihin pinaplano kabiguan mo pang hiling kanyang sinisigurado pero pag nagtagumpay ka agad dikit pamikado sila pa yung mauuna humingi ng balato kaya dapat umiwas ka sa ganito klase ng tao kasi parin mahirap na baka maging abusado at basta ano mang mangyari to ikaw ay humayo makisama lang palagi kung ikaw ay mapa dayo kahit saan makarating walang naaargabyado ang balak nilang pabagsakin ka ay malabo peace number 19 may tanong ako sa'yo mm-hmm. kumusta naman yung kinakain mo paubos na so yun narinig na natin si number 19 si number 19 kasi talaga yung mensahe niya na about sa inggit so parang ano madali na lang intindihin kung ano yung mensahe niya doon pero ano yan eh minsan yan yung mensahe na parang ayaw rin marinig ng iba kaya kasi parang guilty. Oo. Pag ayaw marinig yan, ibig sabihin, sa pool. Ganun. Saka yan kasi yung ano eh, yan kasi yung nanghihila pababa sa iba. Mm-hmm. Yan yung sinasabi nila nanghihila pababa. Okay, so ang galing nun. So, next natin is number 15. Yo kaibigan! Tayo nagmagsama-sama dahil sa itibim ng tumundoy lumalala na halika. Sumabay kang manalangin para din ito sa lahat, hindi lang do para sa akin. Mahirap pa talaga sumunod sa ating mga namumuno. Kung post ka pa sa Facebook mo na para kang pasimuno. Isimpleng stay at home lang, di mo maintindihan. Ang galing niya magano. Parang may parang... Oo. Salita-salita. Pansin, magagandang balita'y pilit ko pa rin kuburahin. Ano bang mapapala mo sa ganyan? Kung munang hintayin na, isu ko ka na ang sarili mong bayan, pare. Parang andyan siya mismo sa mukha nung sinasabihan niya. Na sinasabihan niya ng diretso. Upang hindi mapasama sa mahihinang nilalang kaya please. Huwag nang matigas ang ulo. Malaking ambag na ang pagsunod mo sa pangulo. Remember this, maraming nagmamahal sa'yo. Si mama mo, si papa mo, pati na aso nyo. 24 na bara ang aking sinubukan. Mga negatibong post sa Facebook ay di ko kailangan. Sagutin nyo na lang tanong namin mga kagagagupan. Talaga ba? Kapataan, pag-asa ng ating bayan. Break it down, peace yo. Napaka-wide nung message niya. Mm. Yun yung, ano eh, yung isang maganda dito sa lyrics na nagawa niya. Hindi lang isang bagay yung ano, yung pinupuntirian niya dito.
parang ang dami. Ang dami. Pero naintindihan mo siya kaagad. Kumbaga kahit na ilan yung pinupuntirian niya na yun, nasa pool silang lahat. Mm-hmm. Parang siya matitigas ang ulo. Oo. Kasi marami talaga matitigas ang ulo. Okay, next natin is si number 9. Parehas hindi naglalaban, hindi magkarinigan at hindi nagdadamayan. Parehas ng magulang at hindi mapagsabihan. Inaalam ang tama at mali sa pinaglalaban. Alam na ng mali pag pinipilit maging tama. Wala nang mangyayari kung parehas tayo tama. Parehong Pilipino nagduraan sa mukha. Bakit ba kayo ganyan? Bilangan ang nagawa. Dating magkakampay, ngayon sila'y nagkakagatan. Naguunahan na sa putong na paglawayan. Lahat sila'y gustong makamkam ang kapal ng bayan. Ayaw na mahirapan, gusto ko kung mayaman. Lahat tayo ay dalado sa sistema ng parado. Tigaluna lang tayo, may alam pinanatilo. Sa pangsun ko, pag may alam, ikay ay kumbibig. Kapag ikay nasasaktal, sakal-sakal kasi ikay. Magpasalamat lang, tumihinga ka pa sa bahay. Yung iba ay kumakayod, may maain lang sa bahay. Yung iba ay lumalaban para magbubis ng buhay. Para lang sa Pilipinas, magkaroon lang to ng buhay. Pasalamat sa mga taong nasa harapan. Kayo mismo dahil lang, kung ba't inihay na dukungan. Pagkain at panasakit ang kailangan ng taong bayan. Hindi puro pangako na hindi naman kailangan. Kailangan, ah, kaya kapo Pilipino, huwag piliin maging bobo. Huwag mo nang hintayin ng paghingay maging limitado. Dating libre magtanong, ngayon may bayad na sa husgado. Ngayon tatanungin kita, para saan ka ba nabubuhay bilang tao? Parang ang una niya, sa mensahe niya dito, para dun sa mga ano eh, nagsisisihan. Yung mga dating magkakampi na ngayon magkaaway na sila dahil sa posisyon dahil sa pera. Tapos isa naman parang ano, binibigyan niya ng parang ano yung mga frontliner na ano, sila yung nagdudugtong ng buhay. Mm-hmm. Sa bawat ano, sa bawat may sakit. And ang galing din ng ano niya, yung kung paano niya i-deliver yung ano, mga words. Mm-hmm. And para makumpleto ang ating tama na. Ay, eh, meron pa isa. 11. Si 11. It's 3 in the morning and I still wanna wake. Browsing on my Facebook and all I see is hate. Pull on the right and another on the left. Engage in a nonsense exchange of arguments. Well, this is Sir James and I'm about to say something. So listen carefully and realize that I am messing. I know that it's been hard and I know cause I can see. But don't let that chicken move your way from your sanity. Meanwhile, I feel sorry for the masses being used by some for political advantage. Mobilize somewhere in the slums of the metro to criticize the system and disobey the law. Be he on the pool, the other is the yes target. Shame on any shade of yellow guilt, yes, the culprit. Set a battle of prices for my sake or your sake. Things are getting worse, cause you wanna make them irate. And if you want to speak, then say nothing but the truth. All your body but the critic, rulers of the rules. I know this is basic, but don't mistake my lyrics. Supposed to for solution, not for break, it's just a nasty. My way from the streets of the city called the Groupon. In my hometown, but I'm living like a monk. All the words I've been writing, they ain't no just for fun. This 24 bars goes out for the people all around. Pwede ba ako naman na magtanong sa'yo? Kasi English yan eh. Ano masasabi mo dun sa message niya? Sa message, kung di ako nagkakamali, parang ang ano kasi niya is yung mga iba-ibang grupo sa politics na imbis na tulungan yung mga mahihirap, nagsisiraan, si busy silang nagsisiraan ng isa't isa, nagsisisihan ng isa't isa, tapos yung mga mahihirap, hindi na nila napapansin. Nagbabatuhan na lang sila ng putik, parang gano'n. Oo. Tapos ang naiintindihan ko dito, tagadagupan siya. Tapos ang galing din talaga niya na mag-deliver ng mga words, tapos English pa yon. Sa bakit kaya lang, English yung ginawa niya? Yung nga, kakaiba nga rin siya eh. Kakaiba siya eh. Ano niya si James? Oo. Bakit English? Sa lahat ng, ano, ng nag 24 bars, siya lang yung narinig ko na nag-English talaga. Ayan, yan yung top 5 natin. And syempre, base din yan doon sa mga votes nyo. Saka tinignan din namin kung okay ba talaga lahat yan. Paulit-ulit namin pinanood. Hindi lang, hindi lang minsan eh. Parang ngayon, parang ilang beses namin binalik-balikan yung ibang mga entries. Kasi magaling lahat. Totoo, no joke, magaling talaga lahat. Yun lang kasi kailangan talaga sa isang competition, meron talagang mga may panalo. And ngayon nga, 5 nga yung naisip namin na panalo. Congratulations! Tatawagan ko kayo
yung lima na to para malaman ko kung paano ko ipapadala sa inyo yung price nyo. Pasensya na kayo kung yan lang muna ang nakayanan natin. And yung mga susunod ulit natin, basta meron yan, meron at meron, hindi tayo mawawala ng mga ganito. And sana magkaroon na tayo ng mga sponsor para sa mga ganito. And sana mas lumaki para pa to. Para ma-showcase din natin yung talents. Yes, oo. Isang naisip ko nga ano eh, songwriting contest eh. Kasi ang dami nagpapadala ng mga kanta, mga original songs nila. And nanghihinayang ako dun sa mga kanta na nagagawa. Kaya naisip ko gawin natin siyang parang songwriting contest dito sa channel na to. And sana mas lumaki pa tong channel natin para mas ano, mas marami pang manunood ng mga gagawin natin dito. Yung mga talent na pinapakita ng mga musikero na kagaya natin. Mas marami pang makakapanood. Sana lumaki pa tong channel na to. And para mas marami pa rin tayong matulungan. So, ayan lang. Ano masasabi mo dito sa contest natin na to? Nabigla-biglaan natin naisip. Oo nga. Oo. Biglaan kasi namin to naisip, guys. Kasi nakita namin ang daming nagto-24 bars. Mm-hmm. Tapos gusto namin tumulong eh. Hindi namin alam kung paano. Kaya sabi ko, simpleng parang... Simpleng tulong lang. Simpleng tulong lang. Nagawa nyo na yung gusto nyo. Mm-hmm. Kumbaga, yan yung talent sa inyo. And then... Oo. Na kahit nandito lang tayo sa bahay, nandyan din kayo sa inyo, eh kahit papaano naman meron tayong magagawa na kahit maliit na bagay lang. And sana itong price na ibibigay namin, eh kahit papaano makatulong sa inyo, sana magamit nyo sa mas makabuluhang bagay. And kung hindi nyo naman kailangan, i-share nyo na lang din sa iba. Isa yung sa pinakamaganda. Mag-share tayo sa ibang tao, lalo na sa ganitong panahon. Sitwasyon. Panahon. Kasi yan, lahat ng sinishare natin, babalik din sa atin yan ang hindi natin halalaman. Tandaan natin, laging nandyan yung si God na nakamasid sa atin lagi. Kasi tinitignan niya kung ano yung mga ginagawa natin. So, kung gumawa tayo na mabuti, ibabalik niya sa atin yung kabutihan na ginawa niya na yun. Ginawa natin. Ibabalik yan ni Lord sa atin. Siya ang judge ng lahat. Yes, siya ang judge ng lahat. Saka syempre, huwag niyong kalilimutang isubscribe tong channel na to. Kasi once na mas lumaki pa tayo dito, mas marami pa tayong magagawa, mas marami tayong matutulungan na mga artist na kagaya natin. So yun lang. And syempre, maraming salamat kay wife ko kasi lagi nakasuporto sa akin. Lagi ko siyang isasama dito sa vlog ko kasi... Araw-araw ko siyang kasama. And alam ko naman na forever ko na siyang kasama. So, isasama ko siya talaga dito sa channel na to lagi. And ito yung lucky charm ko eh. Tama ba lucky charm? Hindi. Lucky charm. Oo. Bududal. Hindi, bududal. Yung pakiramdam ko ang swerte-swerte ko oras-oras, minuto-minuto pagkasama ko siya. Bye-bye.